Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Ang madilim na sikreto sa likod ng Bungangera. Sa isang tahimik na barangay sa Leyte, may isang pamilyang kilala sa kanilang kayamanan at masungit na ugali. Ang kanilang amo, si Mang Esteban, ay isang salbahis at bungangera, kilalang nanghuhusga at walang awa sa kanyang mga tauhan. Isang araw, nag-hire siya ng katulong mula sa kapis na si Liza. Hindi alam ni Mang Esteban na si Liza ay isang aswang. Si Liza ay tahimik at masipag. Sinasagawa niya ang kanyang mga gawain ng maayos, pero madalas siyang pinapansin ni Mang Esteban dahil sa kanyang mabangong amoy at tila kakaibang presensya. Nakilala siya ng mga tao sa barangay bilang isang mabait na katulong, subalit sa gabi, siya ay nagiging isang aswang, umaalis sa kanyang tahanan upang manghuli ng mga nilalang. Hindi nagtagal, napansin ni Mang Esteban na may mga nawawalang hayop sa kanilang bakuran. Sa kanyang galit, tinawag niya si Liza. Bakit hindi mo kayang bantayan ang mga hayop? Kayo mga katulong, puro kayong kapalpakan. Galit na sigaw ni Mang Esteban. Nang walang pakialam, binugbog niya si Liza sa harap ng kanyang pamilya. Dahil sa sakit at kahihiyan, umalis si Liza sa kanilang tahanan nang hindi nag-iwan ng bakas. Sa kanyang pag-alis, siya ay nagbago. Hindi na siya basta katulong, kundi isang aswang na galit at naglalakbay sa madilim na kagubatan. Nagsimula siyang maghayganti sa mga tao na nagpakita sa kanya ng sama ng loob. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang mga insidente ng mga nawawalang tao sa barangay. Ang mga residente ay nagulat at nag-alala, hindi nila alam na si Liza, ang aswang mula sa Capiz, ay nandoon lamang sa paligid, nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang gabi, habang natutulog si Mang Esteban, siya ay ginambala ng isang malamig na hangin at kakaibang amoy. Nagising siya sa kanyang kinaroroonan, ngunit wala na si Liza sa kanyang isip. Biglang may bumangon sa kanyang kama. Siya ay nagulat nang makita ang isang anino na may masamang ngiti. Minsan, sa buhay, ang mga desisyon mo ay may kapalit. Ngayon, mararanasan mo ang sakit na ipinadama mo sa akin. Banta ni Liza, isang malakas na sigaw ang umabot sa buong barangay, ngunit wala nang makapagligtas kay Mang Esteban. Kinabukasan, siya ay natagpuan sa kanyang tahanan, halos mabali ang kanyang katawan. Sa kanyang tabi, may mga pahinang lumang aklat na naglalaman ng mga alamat tungkol sa mga aswang at ang kanilang mga motibo. Walang ibang tao ang nagtakip ng kanyang kwento, kundi ang mga aswang na sa likod ng kanilang magandang ngiti ay may masamang layunin. Simula noon, ang barangay ay naging isang lugar ng takot. Ang mga tao ay nagdasal sa gabi, umiiwas sa mga madidilim na sulok at sa mga anino na nagmumulto sa kanilang isipan. Si Liza, ang katulong na aswang, ay naging isang alamat sa barangay, isang paalala sa mga tao na huwag maliitin ang sinuman, dahil sa ilalim ng masayang mukha, maaaring may nakatagong dilim. Ang kwento ni Liza ay umabot sa mga puso ng mga tao sa Leyte. Ito ay nagsilbing babala na ang paghuhusga at pang-aapi ay may malupit na kabayaran. Nagsimula silang igalang at pahalagahan ang bawat isa, kahit pa ang mga katulong at mahihirap, sapagkat hindi nila alam ang kwento sa likod ng bawat ngiti. Lihim ng karumal-dumal na paghihiganti. Sa gitna ng abalang syudad ng Maynila,
nakatira ang isang pamilya na kilala hindi lamang sa kanilang yaman kundi sa pagiging malupit sa kanilang mga katulong. Ang amo nilang si Aling Gloria ay isang bumangera, salbohis, at walang habas kung magalit. Marami na siyang pinagpalit na katulong dahil sa kanyang masamang ugali. Ang bago nilang katulong, si Merang, ay mula sa malayong bayan ng Samboan sa Cebu, isang tahimik at tila walang alam na probansyana. Ngunit hindi alam ng pamilya, si Merang ay may lihim, isa siyang aswang. Sa unang mga linggo ng kanyang paninilbihan, masipag at matiisin si Merang. Tiniis niya ang malulutong na sermon ni Aling Gloria tuwing may konting pagkakamali sa bahay. Kahit pa siya ay pinapagalitan araw-araw, hindi siya sumasagot, bagkus ay tahimik na lamang siyang gumagawa. Hindi rin siya lumalabas ng bahay maliban na lang kung kailangan, at madalas ay hindi nakikitang kumakain ng karaniwang pagkain. Lingit sa kaalaman ng kanyang mga amo, si Merang ay umaalis tuwing hating gabi para manghuli ng biktima bilang isang aswang. Isang araw, nagkamali si Merang sa pagluto ng pagkain para sa bisita ni Aling Gloria. Napaso ang karne at agad siyang pinagalitan ng kanyang amo. Walang kwenta ka, hindi ka ba marunong magluto? Pati bisita ko napapahiya dahil sayo. Sigaw ni Aling Gloria, hindi pa nakontento, sinampal siya ni Aling Gloria ng malakas at binugbog pa ng walang awa. Si Merang, bagaman masama ang loob, ay nanatiling tahimik. Sa kanyang isipan, nagsisimula na ang kanyang paghihiganti. Kinagabihan, habang natutulog ang buong pamilya, nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Isa-isa, nagsimulang maglaho ang mga alagang hayop nila Aling Gloria. Isang gabi, narinig ng pamilya ang malalakas na ingay mula sa likod bahay. Nang sila ay bumangon upang tingnan, nagulat sila sa kanilang nakita, isang mabangis na nilalang, kalahating tao, kalahating hayop, ang nasa gitna ng dilim. Ang nilalang ay may matalim na kuko at mga mata na nagliliwanag sa gabi. Ang katawang tao nito ay halos hindi makilala, ngunit may isang bagay na pamilyar. Si Merang, ang kanilang katulong, ay unti-unting nagbabagong anyo sa harap nila. Sumigaw si Aling Gloria, aswang, tulungan niyo ako, ngunit walang sumaklolo. Ang buong pamilya ay tila natulala at hindi makakilos. Si Merang, na ngayon ay nasa anyong halimaw, ay ngumisi habang papalapit kay Aling Gloria. Matagal mo akong inapi, Aling Gloria. Ngayon, ako naman ang maghihiganti. Bago pa man magising ang buong barangay, isang malakas na sigaw ang nagmula sa loob ng bahay. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang buong pamilya ni Aling Gloria na walang buhay, sugatan at halos hindi na makilala ang kanilang mga katawan. Si Merang ay naglaho na parang bula, hindi na muling nakita. Simula noon, kumalat ang balita sa buong Maynila tungkol sa misteryosong pagkawala ng pamilya at ang balibalita na may kinalaman sa aswang mula sa probinsya. Ang kwento ni Merang ay naging isang alamat sa syudad, isang paalala na ang masamang trato sa kapwa, lalo na sa mga tahimik at walang laban, ay may karampatang parusa. Lalo na kung ang taong iyon ay may kakayahang maghayganti sa paraang hindi mo aakalaing posible. Ang kwentong ito ay nagsilbing babala sa maraming pamilya sa Maynila, lalo na sa mga may katulong mula sa probinsya. Minsan, ang katahimikan ng isang tao ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang nag-aalab na galit na handang sumiklab sa tamang pagkakataon. Ang mga residente ay natutong igalang at pangalagaan ang kanilang mga kasambahay, dahil hindi mo alam kung sino ang tunay nilang pagkatao. Paghihiganti sa malupit na amo. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa Tarlac, may isang kilalang pamilya na halos lahat ng mga katulong ay umalis na dahil sa malupit na ugali ng kanilang amo, si Aling Nena. Kilala si Aling Nena bilang bumangera, salbohis, at walang pakialam sa damdamin ng mga taong nagtatrabaho sa kanya. Marami na siyang pinauwing katulong dahil sa mga hindi makatwirang utos at pananakit. Ngunit nang dumating si Rosa, isang batang probansyano mula si Quijor, tila nagbago ang kapalaran ng kanyang bahay, bagamat hindi ito alam ni Aling Nena, si Rosa ay isang aswang.
Tahimik si Rosa at masipag sa kanyang trabaho. Hindi siya sumasagot kahit pa pinapagalitan at inuutusang paulit-ulit. Hindi rin siya nakikipagkwentuhan sa ibang kasambahay at madalas ay walang kibo. Lingid sa kaalaman ng mga tao sa bahay, si Rosa ay may kakaibang lihim. Tuwing gabi, nagiging aswang siya, umaalis ng bahay upang makahanap ng biktima. Isang araw, nagkamali si Rosa sa paghain ng pagkain para kay Aling Nena. "Ano to? Hindi mo ba alam na ayoko ng maalat?" Galit na sigaw ni Aling Nena. Galit na galit siya at walang pakundangan na sinampal at binugbog si Rosa sa harap ng buong pamilya. Walang ibang naglakas loob na pigilan si Aling Nena. Tahimik lamang si Rosa, pero sa kanyang isipan ay umaalab ang galit. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at panghihina si Aling Nena. Hindi niya ito pinansin, iniisip na simpleng pagod lamang. Ngunit nang magtagal, nagsimulang magpakita ng mga kakaibang pangyayari sa bahay. Tuwing gabi, may naririnig silang mga kakaibang tunog, mga ungol, mga kaluskaw sa bubong, at tila mga yapot ng isang hayop. Isang gabi, nagising si Aling Nena sa ingay na nanggagaling sa labas ng kanyang kwarto. Nagdilim ang kanyang paligid at naramdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang isang anino, ang figure ng isang babae na nakalutang sa hangin, ang katawan nito ay kalahating tao at kalahating hayop. Mula sa malayo, nagliliwanag ang pulang mga mata nito, at ang mga kamay ay may matutulis na kuko. Si Rosa, ang kanyang tahimik na katulong, ay nakatitig sa kanya. Hindi na ito ang maamo at masipag na kasambahay. Ngayon, siya na ang aswang na handang maghayganti. "Sinaktan mo ako, Aling Nena. Ngayon, ako naman ang magpaparusa," bulong ni Rosa habang papalapit. Ang boses ay malamig at puno ng puot. Sinubukan ni Aling Nena na sumigaw, pero tila natutuyo ang kanyang lalamunan sa takot. Kinabukasan, natagpuan si Aling Nena sa kanyang kwarto, walang malay at tila kinagat ng hayop ang kanyang katawan. Ang mga residente ng Tarlac ay hindi makapaniwala sa nangyari. Walang bakas nang pumasok sa bahay, ngunit ang buong lugar ay puno ng kwentong aswang. Walang makapagpaliwanag kung paano nangyari ang insidente, pero isa lang ang malinaw. Si Rosa ay wala na, naglaho siya kasabay ng madilim na pangyayari. Mula noon, kumalat ang takot sa buong Tarlac. Ang kwento ni Rosa, ang katulong na aswang mula si Kihor, ay naging isang alamat sa kanilang lugar. Paalala ito sa lahat na kahit ang mga tahimik at mababang loob ay may itinatagong puot, lalo na kung sila ay inaapi at sinasaktan. Ang kwentong ito ay naging aral sa maraming tao, hindi lang sa Tarlac kundi pati na rin sa ibang lugar. Sa ilalim ng mahinahong anyo ng isang tao, maaaring may nakatagong dilim na handang lumabas kapag sila'y nas agad. At si Aling Nena, na kilalang mapang abuso, ay naging biktima ng kanyang sariling kasamaan, hindi niya alam na ang pinakamalaking halimaw ay nasa loob mismo ng kanyang bahay. Ang malupit na amo at ang yaya na aswang. Sa isang tahimik na barangay sa Negros, isang batang yaya na nagngangalang Liza ang umalis mula sa kanyang bayan patungo sa mas malaking lungsod ng Quezon City. Nais niyang makahanap ng mas magandang oportunidad at makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang magiging amo ay isang malupit na tao. Si Aling Rosa, ang kanyang amo, ay kilala sa kanilang barangay bilang isang bungangera at malupit na babae. Sa kanyang mga mata, ang lahat ng tao, lalo na ang mga katulong, ay mga alipin na dapat lamang pagsilbihan at pagtagwa ng galit. Kasama niya si Mang Tito, ang kanyang asawa, na nagdala ng mas maraming hirap kay Liza. Isang madilim na lihim ang nakatago sa kanilang tahanan, madalas niyang inaabuso si Liza at hindi nag-atubiling gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang isang asawa. Mula sa kanyang unang araw, agad na naranasan ni Liza ang pahirap. Pagsasalita ni Aling Rosa na parang siya ay hindi tao, at ang patuloy na pangbubuli sa kanya ay nagpasimula ng kanyang takot at kawalang sigla.
Sa gabi, habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang mga gawain, naririnig niya ang mga yapak ni Mang Tito sa likod. Alam niyang hindi lamang siya malupit sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa mga katulong. Si Mang Tito ay mayroon ding malupit na ugali na naglalakbay sa dilim ng kanilang bahay. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga amo, si Liza ay may itinatagong lihim, siya ay isang aswang. Isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at mangakit ng mga biktima. Ngunit dahil sa mga pang-aabuso at takot, hindi niya nagagampanan ang kanyang tunay na kapangyarihan. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga pang-aabuso ni Mang Tito kay Liza ay lalong lumalala. Sa ilalim ng dilim, siya ay naging kanyang target, at sa takot na mawala ng trabaho, nakuha na lamang niyang tiisin ang lahat. Sa kabila ng kanyang pagkasira, patuloy siyang nagdasal na makahanap ng paraan upang makawala sa ganitong kalagayan. Isang gabi, nagkaroon ng salo-salo sa bahay. Uminom ng labis si Mang Tito, at sa mga sandaling iyon, nagalit si Aling Rosa sa mga katulong na nag-iwan ng mga gawain. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Liza na ito na ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga kakayahan. Lumabas siya sa likod ng bahay at nagtago sa madilim na sulok. Sa kanyang puso, nag-alab ang galit at puot sa lahat ng kanyang dinanas. Nang bumalik siya sa loob, ang kanyang anyo ay nagbago. Mula sa isang tahimik na yaya, siya ay naging isang aswang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pulang apoy, at ang kanyang mga pangil ay lumitaw. Habang ang salo-salo ay nagpatuloy, nagkalat ang takot nang makita ni Mang Tito ang nagbabalik na si Liza. Lahat ng kanyang mga kasalanan ay bumalik sa kanya. Ang mga pang-aabuso at paglapastangan na kanyang ginawa ay nagbalik, at sa isang iglap, siya ay nahulog sa kanyang sariling bitag. Hindi nagtagal, ang kanyang asawa, si Aling Rosa, ay sumigaw at nagtakbuhan, ngunit wala na siyang makitang ligtas na daan. Ang mga pangitain ng kanyang mga pinagdaraanan ay lumitaw sa kanyang isipan. Si Liza, sa kanyang aswang na anyo, ay nagbigay ng matinding ganti sa mga pang-aabuso. Kinabukasan, nagising ang buong barangay sa mga balitang kumakalat. Si Liza ay wala na, ngunit ang mga marka ng takot at puot sa tahanan ni Aling Rosa at Mang Tito ay nagtago sa mga alaala ng mga tao. Ang mga nakarinig sa kwento ni Liza ay nagbigay pugay sa kanyang alaala, nagbigay ng babala sa lahat tungkol sa hindi dapat pagtamlay sa mga taong tila mababait, dahil kahit sino ay maaaring may itinatagong lihim. Ang kwentong ito ay naglalarawan ng mga biktima ng pang-aabuso at ang mga kwento ng katatagan na hindi dapat maliitin. Ipinapakita nito na kahit ang mga tahimik ay may mga kapangyarihang nagkukubli, at sa oras ng pangangailangan, may mga taong handang lumaban at makaganti sa kanilang mga pang-aabuso. Paghihiganti sa malupit na amo. Sa isang tahimik na baryo sa Capiz, may isang pamilya na nagmamay-ari ng isang malaking bahay sa Manila. Ang pamilya ito ay kilala sa kanilang kayamanan, ngunit mas kilala sa kanilang malupit at abusadong ugali. Ang amo, si Aling Feli, ay isang bungangera at walang pakialam sa kanyang mga katulong, habang ang kanyang asawa, si Mang Ben, ay hindi lamang malupit kundi mayroon pang madilim na lihim, siya ay nang-aabuso sa kanyang mga katulong, kasama na si Ligaya, ang kanilang bagong katulong mula sa Capiz. Si Ligaya ay isang tahimik na dalaga na dumating sa Manila upang makahanap ng mas magandang oportunidad. Inaasahan niyang magiging masaya at maayos ang kanyang trabaho, ngunit sa halip, siya ay nahulog sa isang bangin ng karahasan. Mula sa unang araw niya sa bahay, agad niyang na lamang naranasan ang malupit na ugali ni Aling Feli. Hindi siya tinatantanan ng mga pang-aaway, at sa mga pagkakataong hindi nasisiyahan si Aling Feli sa kanyang trabaho, siya ay pinapalo at pinapagalitan. Ngunit ang tunay na bangungot ay nagsimula nang malaman ni Mang Ben na si Ligaya ay maganda at bata. Sinimulan niyang gawing target ang kanyang mga pang-aabuso. Pinagsasamantalahan niya si Ligaya sa kanyang mga gabing na iwan itong nag-iisa sa bahay.
Sa takot na mawala ng trabaho at masaktan pa, napilitan si Ligaya na manahimik at tiisin ang kanyang sinapit. Lingid sa kaalaman ng pamilya, si Ligaya ay may itinatagong lihim. Siya ay isang aswang, isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at mang-akit ng tao sa kanyang biktima. Ngunit dahil sa kanyang takot at panghihina, hindi niya magampanan ang kanyang mga kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, patuloy ang pang-aabuso sa kanya. Isang gabi, nang ang kanyang amo ay nagbigay ng isang espesyal na salusalo, tila nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Uminom si Mang Ben ng labis at naging mapusok, nagdudulot ng labis na takot kay Ligaya. Nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang makaganti sa mga pang-aabuso na kanyang naranasan. Ang kanyang dugo ay nag-umpisang magalit, at sa pagkakataong iyon, lumitaw ang kanyang likas na anyo bilang aswang. Habang ang salusalo ay nagaganap, lumabas si Ligaya sa likod ng bahay, inisip na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makaganti. Sa oras na iyon, nahanap niya ang pagkakataong makapagsimula ng pag-atake. Sa kanyang mga pangarap, naisip niya ang mga taong pinarusahan ng kanyang inaalagaan. Lahat ng sakit at pagdurusa na kanyang dinanas ay nag-uumapo sa kanyang puso. Pagbalik niya sa loob ng bahay, ang kanyang anyo ay nagbago. Naging aswang siya, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Habang umiinom si Mang Ben, lumapit siya dito, at sa isang iglap, siya ay nag-disappear at naging isang mabangis na nilalang. Nagsimula ang isang nakakatakot na laban, kung saan si Ligaya ay nagambag ng kanyang buong puwersa. Sa takot at panggigilalas, si Mang Ben ay walang nakayanan. Lahat ng kanyang ginawang masama kay Ligaya ay nagbabalik sa kanya. Nagsimula ang pagkabali ng kanyang mga pangarap. Sa mga huling sandali, nakuha ni Ligaya ang kanyang hustisya. Nang magising ang buong pamilya, nagulantang sila sa mga nangyari. Si Ligaya ay wala na, ngunit ang mga patak ng dugo sa sahig ay nagbigay diin sa kanyang kwento. Ang mga tao sa baryo ay naging magalang sa kanyang alaala, sapagkat siya ang nagbigay ng babala sa lahat, na kahit ang mga tahimik at masunurin ay may mga ligaya at kapangyarihang maaaring bumalik sa ilalim ng kaguluhan. Ang kwentong ito ay nagsilbing alaala ng mga biktima ng pang-aabuso at pang-aapi. Kahit nasa dilim, may mga taong handang lumaban at makaganti sa kanilang mga pang-aapi. Isang leksyon ito na ang mga katulong ay may mga itinatagong lihim na hindi dapat maliitin o abusuhin. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.